kapaskuhan, basta kasama ang pamilya. Kayo'y biyaya ng kalangitan, kasamang magdiriwa. Magsalisalo, sama-sama tayo. Si Kristo ang tunay na diwa ng Pasko. Nights na po tayo ngayon, no? Bukas, meron daw fireworks. Kaya lang, papatukin daw natin sa bahay ninyo. May nag-text sa akin, magpa-fireworks daw ang isang tribe. Iniisip ko, saan natin nalalagay ang fireworks na yan? Baka makasunog pa tayo. Ah. Magdala na lang yung tiki-tiki isang soft drinks sakaling may masunog. Ibato nyo lang gano'n, no? So, tiki-tiki sa sigurong litro, maganda na yun, di ba? Okay. So, there will be a fireworks tomorrow. Siguro itang makanino yung katas, itang kuitis. Hindi ko alam kung anong gagawin nila, sabi ko. Alaga matindi ang isang tribe. Okay, are you ready, guys? Sinakop lahat ng tibagan ang lugar na to. Alam nyo ba na may nakabili na sa lugar na to? Pinalayas nyo yung nakabili. Ayan, no? Pinalayas nyo raw sila. Iyan ang pwesto nila, eh. Ha? Mula nang nakarating sa TFBC, iyan ang pwesto nila. Tapos, pinalayas nyo sila, no? Okay, tayong lahat. Ito mayo. It's 6:01. Tonight, ang TFBC Tibagan at Kare. Dalawa, no? Tibagan at Kare. Sila po ay nagsanib puwersa para sa ating sambang gabi. Pang-16 na sambang gabi. Wow! Sabi ng iba, ay, bakit naman? Gusto nila hanggang next year, tuloy-tuloy ang sambang gabi. Ha? Akala nila ganun lang kadali, no? Ha? But
Meron tayong gagawin next year. Makakaroon na tayo ng mid-year service Thursday, Tuesday and Thursday. Siguro hindi naman kayo maapekto ng suno, no? So Tuesday and Thursday magkakaroon tayo ng we call it midweek service. So 6 to 7 din, no? Kaya at least hindi nyo mamimiss ang Sambang Gabiras. Magbubukas tayo. Buksan natin ang ating mga booth. Kaya pagkatapos ng sambang ng midweek service, meron po tayong kung gustong kumain, lahat ng gustong kumain. Kaya lang, by that time, wala nang libre. Kasi hindi na sambang gabi eh. Na? Sambang bengi na eh. Okay? So, I want you to raise your hands and let us invite the Lord tonight sa ating second to the last na sambang gabi. Okay? Lord, we thank you for the last 17 nights. Gabi-gabi, kami po'y nandito, nagsasamba, nagpupuri, nagpapasalamat, tinatanghal, pinaparangalan ang banal at dakila niyong pangalan. Salamat po sa pribileyo na sa gabi-gabi kami ay nagsama-sama upang magkaroon ng bonding and feasting in your word, feasting sa pagkain physical, fellowshipping and praying and inspiring and laughing and singing. Salamat po for the past 16 days. We were so blessed. And tonight, we want to invite you to come and accept our praises. Tanggapin niyo ang aming mga pagsamba, ang aming mga pasasalamat na magsilbing kalugod-lugod at kasiyasiya. At habang kami po ay nagpupuri at nagsasamba sa iyo, sa lahat po na mga may sakit, pagalingin niyo, sa lahat na may problema, kayo po ang magbigay katugunan sa lahat ng mga suliranin o problema na mga kapatid. Katagpuin ang bawat isa, marandaman na mahal niyo po sila, na hindi kayo nagkulang sa kanila, ni hindi sila iniwanan, lalo tigit sa kanilang oras ng pangangailangan. Salamat po na loves niyo po kami. Kaya malaya kayong kumilos, pakialaman niyo ang aming buhay, at ayusin niyo ang aming buhay. Salamat po sa kalayaan ng pagpupuri at ng pagsamba ngayong gabi. Use Pastor June mightily as he shares your word. And thank you that something good, great and mighty things is gonna happen tonight. We expect that, Lord. This is our prayer in the mighty name of Jesus. And everyone would say, amen and amen. Ladies and gentlemen, let's welcome the TFPC, Timbagan, and Kare. Worship them. Woo! Good evening po sa ating lahat. This time, 3 days na lang po, di ba? Before Christmas, tayo po ay magkakanta muna ng Pamasko before the worship. Kaya tayo po ay magkanta na. Feliz Navidad. La 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 la. Feliz Navidad. La 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 la. Feliz Navidad. Prospero año. Felicidad. Feliz Navidad. La 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 la. Feliz Navidad. La 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 la. Feliz Navidad.
Tignan niyo muna yung katabi niyo. Sabihin niyo sa kanya, iba ka na! Iba ka na! Iba ka na! Iba ka na! Kinikita-kita ko! Sama! Sabihin mo, bless ka na! Bless ka na! Woo! Bless ka na! Bless ka na! Kinikita-kita ko! Naniniwala sa gabi ito ng bawat isa na nandrito ay humihinga at sila'y nagsabi ng amen. Kaya pagkitapik mo ang katabi mo, sabihin mo sa kanya, buhay ka. Hallelujah. Ngayon, tunay at totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, let everything that has breath praise the Lord! Woo! Napakabuti po ng Diyos, mga magulang ko at mga kapatid. Amen. Ano pong ginagawa ninyo ngayon dito? Kung ikaw ay nandito para manood lang, umuwi ka na. Pero kung ikaw ay nandito para sumamba, manatili ka sa presensya ng Panginoong Diyos. Alam po ba ninyo na napakabuti ng Diyos? Naalala ko ang isang kumpari ko na minsan ay na-hospital po siya. At sa loob po ng isang araw, ang kwento niya sa akin ay kinailangan po niya ng 8 tangke ng oxygen, kapatid, 8 tangke. At ang halaga po ng isang tangke is 1,900 pesos bawat isang tangke. Alam po ba ninyo, kinumpute ko, sa loob po ng isang araw, ang babayaran niya sa hospital is 15,200 pesos. Hindi ako nakakontento at kinumpute ko pa, sa loob ng isang linggo, ang halaga ng kanyang babayaran is 106,400 pesos. Kapatid, ikaw ay nandito ngayon, libre ang hininga mo, walang bayad. Amen. Tapos kanina, sinasabi ng worship leader, ibuhos mo, hindi ka man gumaganon-ganon, hindi ka man pumapalakpak, hindi ka man umaawit, samantalang libre ang hininga mo. Kaya mo bang sabihin sa gabing ito na mabuti ang Diyos? Hallelujah! Napakabuti mo! Itaas natin ang ating dalawang kamay sa Panginoong Diyos at awitan natin siya sa Espiritu sa katotohanan sapagkat mabuti ang Diyos. Hallelujah! Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay. Hallelujah! Hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo ang siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman,
kay aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Sabay-sabay po tayong umawit. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailan na hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Mabuti ang Diyos. Ika'y mabuti magpakailan sa aming kalagitnaan sa kamigilong. Kalapat dapat kang itaas sapagkat hindi ka nagpapago noon ngayon magpakailan pa. Kaya kami patuloy na aawit sa iyo. Tatakilain ka, itataas ka habang kami namubuhay. Oh, hallelujah! Kay tapat yes. Sa habang buhay, kay mabuti magpakailanman hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Kay tapat sa habang hanggat ako yes. Ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. O tunay kang mabuti, Panginoon. Tunay kang matapat, dakila sa lahat, makapangyarihan,
kasi ang aming sinasamba sa lugar na ito, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Tanggapin po ninyo ang aming pasasalamat, ang aming pagluwalhati, ang aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! 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 Tayo pong lahat ay magsigaw, sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Sa ngalan po ng TFBC, Tibagan Satellite Church, ang inyong lingkod po ang maghahatid ng mensahe ng Panginoon sa atin ngayong gabi. Okay, salamat worship team. Salamat sa napaka-powerful ninyong mga kanta. Bago po ako magpatuloy, nais ko lang pong i-acknowledge ang buong TFBC Tibagan family. Pwede po bang tumayo ang lahat ng naka-green? Lahat po ng TFBC Tibagan family from Kare po ang mga yan, from Barangay Balanti, from Tibag, Sitio Pag-asa, at sa lahat po ng nakapalibot na barangay sa Tibagan. So maraming salamat sa inyong pagsuporta sa inyong lingkod, mga kapatid. Sige po, makakaupo na kayo. At nais ko na rin pong pasalamatan. Nais ko lang pong pasalamatan ang ating kapatid, ang Ilianas Water Station. Since day one po ng sambang gabi, ipinahiram nila sa amin ang kanilang service. At matatapos na po ang matatapos na bukas ang sambang gabi, patuloy po nilang binibigay ang kanilang service dahil yung service po namin hindi kami magkasya. So nangailangan pa po kami ng isang service. No? So salamat. Salamat Kuya Joey at Ate Del. Salamat po sa inyong effort, no? At sa mga iba pa po na hindi po magkasya sa service namin, yung sarili na po nilang sasakyan ang kanilang ginamit. Ano? Yung iba po naglakad na yata papunta rito. Salamat po sa effort, sa suporta na ibinigay ninyo sa TFBC Tibagan. Okay, sino pa po ang walang absence since day one ng ating sambang gabi? Aba, marami pala akong kasama. Ano? Marami pala akong kasama. Akala ko ako lang ang wala pang absent. Okay, so yun po, magandang gabi po sa ating lahat dahil maigsi lang po ang oras na ibinigay sa amin. Pastor Jun Balin po ang inyong lingkod ngayong gabi. At nais ko pong ibigay ang mensahe ng Panginoon sa inyo ngayong oras na ito. Since day one po ng sambang gabi, tiningnan ko yung mga message nila is about family talaga. Ano? At totoo naman po na napakahalaga or napaka-espesyal sa atin ang ating pamilya. Hindi po ang kaibigan natin ang espesyal sa atin, kundi ang ating pamilya. Sa hirap at ginhawa, kasama po natin niya, sila. So, sa gabing ito, nais ko pong ibahagi ang sinasabi sa Lucas chapter 16, verse 23 to 31. Ito po ay ang account ni Lazaro at ng lalaking mayaman. Ano? So, silang dalawa po ay namatay. Ano? Namatay sila at si Lazaro ay dinala ng mga anghel sa piling ni Amang Abraham. At ang lalaking mayaman, ano? Ang nangyari ay inilibing. Siya po ay inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, kung titingnan po natin yan, aaralin natin, nakita ng lalaking mayaman si Lazaro na inaaliw sa piling ni Amang Abraham. So ang sabi ng mayaman, nakiusap siya. Sabi niya, Amang Abraham, pwede po bang utusan niyo si Lazaro na isawsaw ang dulo ng kanyang daliri at dalhin sa akin, sabi niya, kasi ako'y nahihirapan sa kinalalagyan kong ito.
Ang sabi naman po ni Amang Abraham, hindi pwede. Sabi niya, ito yung gusto ko. Sabi niya, nagpakasasa ka nung ikaw ay nabubuhay. At ngayon, sabi ni Amang Abraham, ikaw ay nagdurusa naman. At si Lazaro ay nagtiis ng hirap, kaya siya ay inaaliw ngayon. Sabi doon sa talatang ating binasa. So, ang nangyari doon, na-deny yung request ng mayaman. So, humirit pa ng isa. Humirit pa siya. Sa verse 27, sabi niya, kung gayon Amang Abraham, sabi niya, utusan po ninyo si Lazaro upang pumunta sa aking ama, sa aking limang mga kapatid na lalaki. So, ibig sabihin, itong mayamang ito, meron siyang pamilya. Meron pa siyang naiwan na pamilya sa mundong ito at ang buhay nila, tiyak, kagaya ng kanyang buhay nung siya'y nabubuhay. So, nakita ko rito na nagkaroon siya ng concern sa kanyang mahal sa buhay. Kaya lang, palagay po natin, late na, huli na. Gusto man nating iligtas ang ating mahal sa buhay, kaya lang, huli na. Kaya po, ang mensahe ko ngayong gabi ay pinamagatan kong pamilya mo, agapan mo. Prevention is better than cure. Bago maging huli ang lahat, agapan nyo na po ninyo ang inyong pamilya. Especially sa mga tatay na narito, sa mga first-timer na tatay, agapan na po natin ang ating pamilya bago sila mapahamak. May kasabihan nga na nasa huli ang pagsisisi. Pero dapat sa atin na mga born again, nasa una ang pagsisisi. Magsisi tayo sa kasalanan natin sa bandang huli, hindi po paghihirap ang daranasin natin, kundi puro pagpapala. Amen? So, ayan po, no? Ang mensahe ko, pamilya mo, agapan mo. Maraming mga tao ngayon ang talagang nagsisikap magtrabaho. Sino po sa inyo ang merong SSS, PhilHealth, no? Life insurance? Okay yan, maganda yan. Ito yung nakikita ko na preparation ninyo, pagtanda natin. Okay po yan, hindi masama yan. Pero meron pa pong mas mahalaga doon. Meron pang mas mabuti sa pag-prepare na ginagawa ninyo. So, sabi ko po rito, kung ibabalikan natin ang teksto na ating binasa, di ba humirit yung mayaman? Sabi niya, papuntahin po ninyo si Lazaro sa bahay ng aking limang mga kapatid na lalaki. Anong sabi ni Amang Abraham? Nasa kanila na ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Ang sabi niya, iyon ang dapat nilang paniwalaan. Ano po ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta? Ito po yung tinatawag na Bible. Kaya nga po may acronym ang Bible . Ang sabi niya sa acronym ng Bible is Basic Instruction Before Living on Earth. Ito po ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon upang ito ang gamitin nating gabay sa ating sambahayan. Maliwanag ang sabi ni Amang Abraham, nasa atin na ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Ito ang ating paniwalaan. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng Bible sa loob ng bahay. Napakahalaga ng salita ng Diyos sa isang tahanan, sa isang pamilya. Dahil ito ang magsisilbing daan upang tayo, upang maagapan natin ang kapahamakan na naghihintay sa atin. Sino po sa inyo ang may dalang Bible? Pakitaas. Hallelujah, salamat sa limang merong dala. Okay. So, ang tanong ko ngayon, how to prevent suffering in your family? Kasi nga, kung titingnan natin yung lalaking mayaman, namatay siya, naghihirap. So,
nakita ko rito na kailangan daw na meron tayong gawin upang mapigilan ang paghihirap ng ating pamilya. Parang kwan lang po yan eh. Actually, ang points ko, 3 points lang, parang traffic sign lang yan. Ano? Stop, look, and listen. Sabi niya kasi, basic instructions. Sabi ba, di po ba yung acronym ng Bible? So, bibigyan ko kayo ng basic instruction upang mailigtas or ma-prevent ninyo ang inyong pamilya. Stop, look, and listen. So, tingnan natin ang stop. Ano po ang sinasabi ng stop? Hinto, tigil. Sabi niya dyan, stop complaining. No, huwag na kayong puro reklamo. Ano? Huwag na kayong puro daing. Born again by ganyan? Hindi. Ano? Stop complaining, stop murmuring, stop pinpointing others. Ikaw kasi. Ganyan ka kasi. Yan ang ginagawa natin sa pamilya natin eh. Pag nagkasala, nagkamali ang ating anak, ikaw kasi. Makanyan ka kasi. Ano? Stop, kapatid. Stop. At ang panghuli, sabi ko nito, stop. Avoid eating food that may destroy your health. Stop or you die. Amen? Alam po ninyo, meron tayong isang kapatid na in the past few weeks, na-discovery niya, sumasakit yung batok niya. Meron pala siyang high blood, nagka-high blood siya. So nagpa-check up ang kapatid na ito. Of course, alam naman natin kung anong binabawal ng doktor sa taong high blood. Yung gagalgal. So ang nangyari, ang season pa naman na ito, season ng mga pagkain. So hindi po niya napigilan. Ano, kumain, binabawalan na nga lang, sige kain pa rin, may gamot naman, sabi niya. Alam po ninyo, last Wednesday yata or Monday yata na sambang gabi, maaga siyang umuwi kasi nga dinadahilan naman yung batok niya. Alam po ninyo, dinala siya sa emergency ng provincial. Sabi ng misis niya, umiyak daw siya. Anong iniyakan niya? Sabi ko sa kanya, umiyak daw siya kasi hindi niya na makakain yung mga dapat yung dati niyang kinakain. Pero alam po ninyo, matigas pa rin ang ulo ng kapatid na ito eh. Sumusumpong pa rin. Ang ginawa ni Mrs., sabi niya, sige, kumain ka ng kumain. Pag namatay ka, mag-aasawa ulit ako. Alam po ninyo, natauhan si tatay. Nagulat siya. Sabi niya sa loob-loob niya, mag-aasawa pa lang ang asawa ko. Ipagpapapalit pala ako. Sabi niya, paano kung ang naipagpalit sa akin, lasinggero, babaero, sugarelo? Kawawa ang pamilya ko. So ngayon po, nag-behave na po yung tatay na yan. Lahat ng bawal na kinakain niya, sumunod na po. Sumunod na. So, stop po. Stop na natin ang mga bagay na alam nating makasisira sa ating katawan. At higit sa lahat, stop na ang mga bagay na makakasira sa ating pamilya. Okay, pangalawa. Ano yung pangalawa? Look. Look. Ang sabi ko dito, look at the situation of your family. Tingnan po natin kung ano ang sitwasyon ng ating pamilya, kagaya ni Job. Sa Job chapter 1, verse 3 to 4, no, na every time na nagkakasayahan ang mga anak ni Job, kinabukasan, tinitingnan niya at ipinapanalangin sila. Pinagpe-pray sila. Ano? So kailangan po tayo na mga magulang, mga nanay at tatay, tingnan natin ang sitwasyon ng ating mga anak. Tingnan natin kung sila ba ay nasa isang tamang direksyon ng kanilang buhay. Tingnan po natin. Ano? Last month, meron po kaming bagong kapatid sa Barangay Kare, nag-text sa akin. Sabi niya sa text, Pastor, pag-pray po ninyo yung tatay ko kasi kinuha na siya ni Lord. Napaisip ako.
Sabi ko, anong ipagpe-pray ko sa namatay na ito kung kinuha na siya ni Lord? Ang laki ng problema ko yung text na dumating sa akin. Kung alam mo na yung pamilya mo ay kinuha na ni Lord, ano pang ipagpe-pray ko? Di po ba? Kung ang pamilya mo, alam mo na tumanggap yan sa Panginoon, kung ang nakita mo na naglingkod yan, tumanggap sa salita ng Panginoon, ano pang dapat natin ipag-pray? Alam, sasagutin ko sana ng pilosopong sagot, sabi ni Mrs., huwag mo nang sagutin, nagdadalamhati yung tao. Ano? Pero kung titingnan natin, ano? Bakit kailangan mo pang ipag-pray ang taong patay? Alam po ninyo, ito ang nakita kong dahilan. Sa amin, sa isang kaugalian, kagisnan ko, ano? Ang taong namatay sa amin, from day one ng kanyang pagkaburol hanggang sa sinasabing siyam, pinagpe-pray yan eh. No? Ito ang nakita kong dahilan nila. Hindi sila sigurado kung saan pupunta ang kanilang mahal sa buhay na namatay. Iyon ang malaking isang dahilan. Pero, paano, pero kung ang magulang mo, kung alam mong ito'y kinuha na ni Lord, kung nakita mo ang kanyang buhay, sigurado, hindi ka na mag-aalala, di po ba? So kaya, kailangan po tingnan ninyo, pagmasdan ninyo ang inyong pamilya. Hindi yung excited na kayong nagwo-worship sa kalangitan, nakita ninyo ang inyong mahal sa buhay, hindi nyo kasama sa lugar na yon. Ano? Isang pagkakamali yan na nagawa natin sa ating buhay. So please, ano, tingnan po natin ang ating pamilya. Pangatlo, ano yung pangatlo? Listen. Ang sabi ko rito, listen to them sa inyong pamilya. Listen to their side because you know them better than anyone. Mas ikaw ang nakakakilala sa pamilya mo. Hindi ang ibang tao, ikaw mismo. Kilala mo kung sino, ano ang pamilya mo. Last year 2020, ang account po ng aking anak, ang aking bunsong anak ay na-hack. So, ang ginawa nila doon sa account ng anak ko, nagpalabas sila ng malalaswang panoorin. So, merong isang kapatid na concern, tumawag sa kanyang asawa at yung asawa niya nagpunta sa bahay. So, alam ko na ganoon ang nangyari. So nung nagpunta yung asawa niya, tinawagan pa niya, nag-video call pa sila, at pinakausap sa akin. Sabi niya, Pastor, yung anak mo, pinadalhan ako ng ganito, ganyan. Sabi niya. So, ako po, alam po ninyo, bilang ama, nagalit po ako. Sabi nung kausap ko dun sa kuhan, dapat hindi ganyan, dapat bantayan mo yung anak mo, yung kung nagse-cellphone man yan, o dapat nasa labas. Maraming sinasabi. Nagpanting po ang tenga ko, alam po ninyo ang pinagalitan ko, yung anak ko. Nasaktan ko physically ang anak kong yon that time. Alam po ninyo, ang anak kong panganay, isa lang ang sinabi sa akin. Galit na ako sa anak ko. Ay, talagang galit na bilang ama. Sabi nung anak kong panganay, si Matt, sabi niya, Pa, parang hindi mo kilala yung anak mo. Yun lang po na sinabi niya, parang hindi mo kilala si Lebron. Naiyak po ako para akong binuhusan ng tubig na malamig dahil sa ginagawa ko sa anak ko na naniniwala ako sa sinasabi ng ibang tao na samantalang ako, anak ko ito. Alam ko kung paano ko siya pinalaki, alam ko kung paano ko siya tinuruan, tapos maniniwala ako sa ibang tao. Nadurog po ang puso ko sa ginawa ko sa aking anak. So, kailangan po makinig tayo sa side nila. Sinasabi na ng anak ko sa akin, hindi ako yan pa. Nahack nga yung account ko, hindi ako yan. Pero nagalit pa rin ako dahil sa... Hindi ko masabi kung Marites yun o Marisol. No? Pumasok ang kaaway sa akin, sinaktan ko ang anak ko. Sa isang salita lang ng panganay ko, sabi niya, Pa, parang hindi mo kilala yung anak mo. Parang hindi mo kilala si Lebron. Nasaktan po ako, nagulat po ako sa nangyari. Pero napakabuti ang Panginoon. Dahil sa nangyaring yon, lalong tumatag ang aming pagmamahalan. Purihin po ang Panginoon.
So, ito po ang mga paraan para hindi natin hayaan na mapahamak ang ating pamilya. Ano? Tumigil na po tayo. Ano? Tingnan po natin ang kanilang kalagayan. At higit sa lahat, makinig tayo sa kanilang mga sinasabi. Alam po ninyo, kagaya mo ng title ng aking message, inagapan ko po ang aking pamilya. In the last few weeks, yung first two weeks po ng sambang gabi, hindi ko po kasama ang aming panganay na anak. Bakit? Siya po ay nagpaalam sa akin dahil busy siya sa mga activities or gawain sa school nila. Siya po ay third year civil engineer na, kaya hindi namin siya kasama. So naging busy siya that week. So overnight siya, nagpaalam siya sa aming mag-asawa ng overnight. So bilang mga magulang, kampante po kami. Napayagan ang aming anak doon sa kanyang pupuntahan dahil alam namin na sa mabuti siya pupunta. Bakit kanyo? Naagapan namin eh. Naturuan namin siya eh. Kaya payapang-payapa po kami na pag umalis ang anak kong ito, alam namin na hindi siya pupunta kung saan-saan lang. Alam namin na ang pupuntahan niya ay sa kanyang ikabubuti. Bakit? Naagapan namin eh. So, hindi rin ako magtataka sa aking bunsong anak. Siya po ay grade 9 na ngayon. Siya po ay nasa Tarlac High. At hindi lang po basta-basta sa Tarlac High. Sa special section ng Tarlac High. At bakit? Hindi po ako nagtataka. Bakit? Naagapan po namin sila eh. Nasa magandang pwesto sila, nasa magandang lugar sila dahil nakita namin, binantayan namin, inalagaan namin ang aming dalawang anak. So my conclusion is this, ulitin ko, sa verse 29 ng Lucas chapter 16, sabi niya, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila na ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, iyon ang kanilang sundin. So ako po ay gumawa ng sarili kong acronym ng Bible. Ano? B-I-B-L-E. Sabi ko dyan, being instructor to your beloved, loved ones, and enemy. Saan ba, sino ba ang kaaway natin? Of course, ang ating mga mahal sa buhay. Magsilbi tayong instructor ng salita ng Panginoon sa ating mga pamilya. Especially sa mga tatay. Sa aking paglilingkod sa Panginoon for almost 12 years sa ministry, nakita ko po rito na pag ang anak ang unang na born again, napakahirap madala ang pamilya. Kailangan mo pang mag-excel sa pag-aaral mo. Kailangan mo pang magpakita ng magagandang activities or magagandang gawa sa iyong mga magulang. Matagal ma-born again ang pamilya. But kung ang nanay ang unang ma-born again naman, ano? Once na walang makita ang anak o ang asawa na mabuting ginagawa o nabago sa kanilang nanay, pag hindi pa rin tumigil, kakakatak, sasabihin ng pamilya, yamo rin. Walang nagbago. Hindi pa rin susunod ang pamilya. Pero once na ang tatay ang nauna na na-born again sa kanilang pamilya, isang pitik lang yan, susunod lahat, madadala niya lahat ang bawat miyembro ng kanyang pamilya. Kaya congratulations po sa mga first-timer na tatay ngayon dahil kayo ang gagamitin ng Panginoon upang madala ninyo sa bahay na sambahan ng Diyos ang inyong pamilya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So my conclusion is this, meron akong dalawang anak. Bago po kami, last November 14, kami po ay nag-celebrate ng aming 21st wedding anniversary. Sa halip na punta kami kung saan-saan, nag-usap po kaming mag-asawa, nagkaroon kami ng heart desire. Ano?
na kami ay pumunta, umuwi kami sa amin, sa Nueva Ecija. Dahil meron akong mga pamilya, meron akong mga kapatid doon na palagay ko at alam ko na wala pa sa Panginoon. So pinuntahan po namin sila doon at pinatanggap sa Panginoon. At purihin po ang Panginoon, every Sunday night po, sila yung kauna-unahan kong cell group sa pamamagitan ng virtual. Sila po ang aking pamilya. Every Sunday po yan, 7 to 8 p.m. Kaya ako po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat dahil patuloy akong ginagamit ng Panginoon bilang kalugod-lugod sa aking pamilya. At ayun, meron akong dalawang anak. Dahil ang dalawang anak kong ito, naagapan namin. Yung isa, si Matt ay cell leader na rin. Of course, siya yung drummer. At ang bunso naming anak, alam po ba ninyo na ang aming bunsong anak, prayer warrior na? Hindi lang prayer warrior, youth cell leader pa. Bakit ko po nasabing prayer warrior? Ang TFBC Tibagan po ay every morning na nag-gather kami sa bahay-bahay na ang kasama ni Mrs. ay ang mga nanay. Sa isang pamilya, isang buwan po silang nag-morning prayer doon. Ngayon po, sila po ay nasa Barangay Balanti. Alam po ba ninyo na ang anak kong ito, si Lebron, ang nag-iisang lalaki, nag-iisang batang kasama nila na nag-morning prayer? Siya lamang ang nag-iisa. Hindi man nagsasalita ang aking asawa, pero ipinakikita niya sa kanyang kapwa nanay na ganun ang dapat gawin. Purihin po ang Panginoon. Nakita ko ngayon, meron na ring mga nanay na isinasama nila ang kanilang mga anak na kabataan. Ang aking anak pong yan, may pasok siya ng 7:30. Ang morning prayer ay 6 to 7. Uuwi yan. Magbabike lang yan, uuwi sa amin, bubuksan ang computer, andun na maghapon nang nakaharap sa computer dahil nag-aaral. At napakabuti ng Panginoon, nag-e-excel ang anak ko. Bakit? Hindi ako nagtataka. Bakit kanyo? Naagapan eh. No? Hindi ako nagtataka. At si Matt, ayun po, ano? Wala akong masabi sa batang yan, kundi super, super bait sa amin. Actually, alam po ninyo, bilang isang magulang, isang tatay, ang sarap po nakasama mo yung anak mo na nangangarap. Sabi ko sa kanya, anak, next year, gagraduate ka na, or maybe 2 years from now. Sabi niya, oo pa, huwag kang mag-alala. Yung Toyota Innova mong yan, papalitan natin ng bagong Isuzu D-Max pickup. Ano? Yung bang, ang saya-saya po namin na naghahanap na kami kung anong magandang kulay. Ano, naghahanap na kami sa internet. Sabi ko, gusto ko ganito, gusto ko. Hindi ganyan, pangit yan, ito, ganito. Ang sarap po ng ganoon na kasama mo ang pamilya mo, kasama mo ang anak mo sa pangarap mo. Ano? Kaya, hindi po ako nagtataka na mangyayari yon. Two years from now, meron akong bagong Isuzu D-Max pickup. Bakit kanyo? Naagapan eh. So, susunod pong picture please. Ayan po ang aming adopted daughter from Negros. Siya po ay almost 5 years na sa amin. Ano, siya po ay isang cell leader na rin at siya ang tumatayong leader ng mga kabataan sa TFBC Tibagan. Kasama po ang ating mga anak. Pinagpala po kami dahil sa batang yan. Actually, nasa Bible yan eh. No? Kung magpatuloy ka ng mga taong nasa malayong lupain, pagpapalain ang iyong sambahayan. So, nararanasan po namin ang pagpapalag yan. So, yan po ay si Joan. So, si ba bro? Next slide, please. Of course, meron akong dalawang anak na mapagmahal. No? Mahal na mahal nila ang kanilang lola. Nanay ko po yan. Ang mother ko ay 79 years old na. Ayan po. Okay, next slide, please. Of course.
ang susi ng aking tagumpay sa ministry, ang maganda kong asawa. Siya ang aming intercessor, prayer warrior at ina ng mga ina ng TFBC Tibagan. Siya po ang naglilid ng everyday morning prayer. Ano? Pag malayo po yung pinupuntahan nilang bahay, nagbabike po yan. No? Two in one ang purpose niya. Exercise spiritual, exercise pa rin physical. Kaya hindi ko naman po ipinagyayabang ang aking asawa. Kung sabi ni Pastor Rene kagabi, meron yung asawa niya ay BMW, ang misis ko naman, wala akong masabi. Wala akong masabi. Amen po. Lastly, ayan po ang kanyang mga, ang mga nanay na naglilingkod sa Panginoon. So, dito po ako magtatapos. The greatest joy that I know in this life is serving the Lord. Serving the Lord together with your family. Wala ka nang hahanapin pa. Bilang lingkod ng Diyos, ako po ay patuloy na magpupuri, dadakila sa pangalan ng ating Panginoon dahil binigyan niya ako ng isang pamilya na tunay nga na pinagpala ng ating Panginoon. Bakit? Bakit kanyo? Inagapan namin. Pinotektahan namin ang aming sambahayan sa kanilang murang edad. Ipinakita na namin ang paglilingkod namin sa Panginoon. At ngayon, sama-sama kaming naglilingkod sa Diyos na buhay. Purihin po ang Panginoon. So, mga kapatid, ito po ang mensahe na ibinigay sa akin ng Panginoon. Gusto ko rin pong i-acknowledge ang aking mga bayaw, ang aking mga hipag, ang aking mga bilas na narito ngayon na sumusuporta sa akin at especially sa aking biyanan. Nandito siya para ako'y suportahan. Maraming maraming salamat po. At sa ngalan po ng TFBC Tibagan Family, kami po ay bumabati sa inyo ng isang masagana at masayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ah, pamilya mo, agapan mo. Hindi yung pamilya ng iba. Pamilya mo mismo, no? Takal ko nang pinipreach itong Luke chapter 16. Ngayon ko lang nakita yung grabe, ano? Meron pa akong limang kapatid. Bumalik ka mula sa patay para sabi mo sa kanila na mahirap ang kalagayan ko sa impyerno, sabi niya. Taliwas sa tinuturo o ginagawa ng tao ngayon ang mga buhay ang nagpipray sa patay. Mali po. Sa Bible, ang patay ang nagmamakaawa para mabuhay at maligtas ang mga buhay dito sa lupa. Luke chapter 16, napakaliwanag po. Nagmamakaawa. Kung hindi pwede, sabi niya, Amang Abraham, pabalikin niyo sa buhay, sa lupa, si Lazarus at sabihan ng lima kong kapatid. Dahil sigurado rin, sigurado ako na dire-diretso sila sa impyerno kung saan ako'y naghihirap ngayon. Please, please, nagmamakaawa. Dahil mahirap ang kalagayan ko dito, sana man sila, sila ay maligtas. Pamilya mo, agapan mo.
Pamilya mo ba ay naagapan na? Yan ang magandang tanong, di po ba? Ang mga magulang mo, mga kapatid mo, mga anak mo, naagapan na po ba? Ang tanong, gusto niyo po bang agapan ang iyong pamilya? Lahat po ng gusto, tumayo lang dahil kailangan natin sila'y maagapan. Kagaya ng ginawa ni Pastor June, instead na magliwa-liwa ang pamilya, pumunta po sila sa Nueva Ecija at inagapan ang kanyang mga kapatid. At sila ngayon ay naagapan at sila'y tuloy-tuloy na nagbabasa, nag-aaral, lumalago sa pananampalataya. I want you to raise your hands. Hindi po ang patay, hindi po ang buhay ang nagpipray sa patay. Ang patay ang nagpipray sa buhay. Ang pinagpipray ng buhay ay ang mga buhay na dapat sila'y magsisi at bumalik kay Lord. I want you to pray for your loved ones, mga mahal niyo sa buhay, na sila'y maagapan. Ayusin mo ng buhay mo para mapaniwala sila sa iyong sinasabi. Na mahal nga sila ng Diyos at dapat nga sila magsisi at manampalataya sa ating Panginoon. Dapat makita ang Ebanghelyo sa atin. Dapat marinig ang Ebanghelyo sa atin. Dapat marandaman ang Ebanghelyo sa atin para sila'y maagapan. I want you to pray for them. Lord, ito po ang gusto kong pamaskong handog ngayong Pasko na maagapan ang aking pamilya. I want you to pray for that. Pamaskong handog, Lord, hindi material. Masyado na ako, every year, puro material, pero walang kapayapaan pa rin, walang lasting joy and peace and happiness. Pero ngayon, Lord, ibayin na ang pangarap ko sa Paskong ito na maagapan ang aking pamilya. I want you to cry out to the Lord for that. Pamaskong handog mo ang kaligtasan ng aking pamilya. Sabihin mo kay Lord yan, Lord, gusto ko ito Christmas gift mo sa akin na maagapan ang aking mahal sa buhay. Na makaranas ng kaligtasan ang aking mahal sa buhay. O Lord God, please, sa pamamagitan ng aming patutuo, sa aming buhay na tuloy-tuloy mong binago, sa nag-aapaw mong pag-ibig sa amin, tulungan niyo po kaming agapan ang aming pamilya, ang aking ama, ang aking ina, ang aking mga kapatid, si kuya, si ate, ang aking mga anak. Ito po ang gusto kong handog mo ngayong Christmas, ang kanilang kaligtasan. Salamat po. Dahil po sa aming pamanhik, iyong silang kakalabitin, bubuksan ang kanilang puso, makita nila na kailangan nila ang isang tagapagligtas, ang Mesiyas na isinilang sa sabsaban doon sa Bethlehem. At sila po ay makakilala ng personal sa iyo, makaengkwentro sa inyo, at kilalanin nila kayong Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, maghari ang inyong maghari ka sa kanilang buhay upang ang aming sambahayan ngayong Pasko ay pagharian nyo. At talagang pagdating ng Pasko, Lord, tunay na sineselebrate ang kapanganakan ni Kristo sa bawat puso namin, O Lord. Salamat po ito ay mangyayari at salamat po na ito ay kaya mong gawin
habang kami buong tapang lakas ng loob na ibahagi ang mabuting balita, ang iyong pagliligtas, ang iyong pagmamahal sa kanila. Purihin kayo, O Diyos, ito'y mangyayari. In Jesus' name, at ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Thank you, Pastor June. Pamilya mo, agapan mo. Kung hindi ngayon, kailan pa? Wow, thank you very much, Pastor June. Ngayon pong gabi, wow, this is the last. Kumbaga sa basketball, Hindi yan ang tawag sa basketball, Semi-last, no? Ha? So, bukas, ang iba, nakikiusap sila, wala, sana tuloy-tuloy po, Bishop, sabi nila. Hindi ko alam kung dito sila nasasabik o sa kabila, no? Pero, masarap yung dito tayo nasasabik, siyempre, gantimpala na lang yung sa kabila, di ba? Ngayon pong gabi, nice nating i-welcome ang lahat ng mga bisita na dinala nyo. Okay? Pwede po ba tumayo at pumunta kayo sa harap para may pag-pray namin kayo? Okay? Lahat po ng mga bisita, please. Come on, palapakan natin ang lahat ng ating mga bisita. Alright. Woo! Tingnan nyo, dami-dami mga bisita. Halika kayo. Wow! Mapupuno na naman ang ating altar ngayon sa ating mga bisita ngayong gabi. Bukas, ang magandang pagkakataon na maagapan ang ating mga mahal sa buhay bukas ng gabi. Kaya kung pwedeng injection ninyo silang pampatulog para mabuhat nyo sila at paggising nila, nandito na, gawin nyo yun, no? O di kaya, anong tawag doon? Kung pwedeng lumuhod kayo sa araban nila para sila'y makarating bukas, gawin nyo po, no? Ang iba, binabribe po. Pagkatapos ng ating sambang gabi, pakainin kita. Kahit saan, ha? Sa labas o sa loob ng bahay. Yan ang... Okay. Ang dami na mga bisit. Grabe, no? Ang dami. Woo! Hallelujah! Pwede ba natin palampakan si Lord? Last two nights na po ito, no? Ah, wow. Alright. Bukas siguradong, naniniwala ako, bukas mas marami. Mas marami bukas. Ha? Dahil last night na bukas. Wow! Pwede ba natin palapakan? Okay? Meron ba tayong mugs? Okay? Makinig po kayo. Kung isa kayong pamilya, meron kayong isang mugs. Mag-asawa, may anak. Yan ang pamilya. O di kaya wala ang tatay, nanay na may anak. Isang pamilya. O kaya, wala ang nanay, tatay na may mga anak. Yan ang isang pamilya. No? Marami pa palang dumarating, no? Okay? So, kung kayo po yun, pakitaas ang kamay para mabigyan kayo ng mags. Okay? Sige na, no? Alam mo ito, galing pa ng Moncada, dala ng... Grabe, galing pa Moncada to, ah? Pinupuno niya sa kanya para... grabe. Praise God. Bigyan na? Ito, isang pamilya. Alright. Kayo, isang pamilya din. Wow. Ito, bro. Nabigyan na kayo? Alright. Ito. Nabigyan na. Nabigyan na kayo, no? Pamilya ba kayo? Magkaibigan. Doon na lang kayo babawi, no? Pamilya?
Makaibigan o makaibigan? Makaibigan. Okay. Kaibigan. Kaibigan lang pala. Okay. Pamilya? Mga magkaibigan. Hindi magkaibigan. Kasi... Okay. Alright. Okay. Anong gagawin natin? 1, 2, 3. Welcome. Once more. Come on, let's pray for them. Let's pray for them. Pwede ang taasan yung kamay as we pray for you. Pag-pray namin kayo. Lord, kilalang kilala niyo ang bawat isa at mahal niyo po siya kaya may Pasko. Mahal na mahal mo kanilang pamilya, tatay, nanay, mga anak, lolo at lola. At gusto mong maghari sa kanilang buhay para magsimula ang pagbabago at magkakaroon ng pagmamahalan, kapayapaan, katahimikan, kaunlaran, kasaganaan, at katagumpayan. Kaya Panginoon, lukuban niyo po sila ng iyong presensya, ipadamo ang iyong pagmamahalan, iyong presensya. At salamat po na 3 days from now, ngayong gabi, ay maranasan nila ang Pasko. Kaya, Lord, thank you sa iyong gagawin himala sa kanilang buhay ngayong gabi. Habang kayo nakayuko, sumunod kayo sa panalangin. Ito sabihin niyo, Panginoong Jesus, ikaw ang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Kaya ako'y sumasampalataya sa inyo at tinatanggap kita as my Lord and Savior ng aking buhay. Simulan niyo ang pagbabago. Baguhin mo ang aking buhay. At salamat po na mula ngayong gabi ito, ikaw nang hari sa aking buhay, hari sa aming sambahayan, Panginoon ng aming sambahayan. Salamat po sa araw na to, sa gabing ito, naranasan ko ang Pasko. Kayo sinilang sa munting sabsaban ng aking puso. Hallelujah! Amen and amen! Praise God! Hallelujah! Wow! Mga ushers, susunod na tayo. Okay, mag-alala. Okay. Pwede bang dumiretso kayo doon at kayong unang pupunta sa TFBC Christmas Village at doon kayo kakain. Okay? May magpapakain sa inyo. Kaya sumunod lang kayo. Ha? Pwede niyong gamitin ang iyong mags, ha? By the way, wala kayong mabibili kahit saan dyan. Dito lang matatagpuan yan, no? Alright? Sige po. Sige. Ha? Sinong host sila? Kahit saan, no? Sige. Good. Kahit saan. Sa plaza, sa kapito. Sa kapito. Eh, ang gusto ko sa inyo, kahit saan, eh. No? Kapitolyo, sa plaza. Praise God. Binili na natin yung 120 pieces na pang Noche Buena ng 120 families. Pamimigay natin to sa Friday morning. Meron ng personal invitation at kung anong oras sila darating. Nakakatawa, isa isang pamilya, nandun ako sa opisina kaninang umaga, sama si Pastora Jean, Pastora Ned, Ate Jude. Isang familia, siya mga anak. sabi nila, pwede ba nating sabi sa tanong ng kailangan bang
dalhin lahat ng siyam na anak na yun. Sabi ko, siyempre. Dahil pakakainin natin sila at bigyan natin sila ng pang Noche Buena nila at Bible at pagpipray ang bawat isa. So, by tomorrow, everyone is identified. By Friday, ready na sila sa pamaskong handog natin sa mga mahal ni Lord na tao na naghihirap, no? Gusto natin na maranasan nila na maging masaya ang kanilang Pasko. So, everything is ready and the primary leaders are ready and all their members ng tribes that contribute, no? Ang sarap po na ngayong Pasko na hindi mo kilala, in-adopt mo at pinakain mo, binigyan mo ng pang Noche Buena. Kaya masabi ko na itong Paskong ito ang pinakamasayang Pasko sa tanang buhay natin. Amen po ba? Praise God for that. And then sa Saturday, wala tayong Sunday services, but we have Christmas worship celebration and Thanksgiving, no? Kaya magdala kayo ng, di nyo napansin, wala tayong offering every night. Ipunin nyo dahil pagdating ng Christmas, maghandog po tayo ng birthday ni Jesus. Let's give our best offering bilang pasasalamat natin. Let's give our best offering kay Jesus sa Saturday. Gagawin po natin from 9 to 10:30. Kaya mabilis lang po yan. And then we will clear na konti itong Christmas village natin para yung iba ay makapag-park dyan. At yung ibang hindi na magkasya talaga sa labas, maglalagay na lang tayo ng mga marshals para bantayan ang ating mga sasakyan, no? Okay? Tayo pong lahat ay tumayo. Bukas sa TFBC TV Live, it will be our last coverage. Pero ilalive din ang ating pamaskong handog sa Friday at, of course, ang Saturday Christmas worship celebration ay naka-live. So Sunday hanggang next Saturday, walang TV live. Pero pwede nyo panoorin ang lahat ng mga, yung mga replay. Pero mo, naka 530, I think 33 na tayo as of today. 533, imagine nyo, no? Kaya pumili na lang po kayo na pwede nyo panoorin. Si Doña Agnes yata nanonood umaga tsaka sa gabi. Biro mo yan, everyday, umaga, i-replay pa niya sa gabi, no? Baka nagbago daw ang message ni Bishop sa gabi, no? So, okay, taas yung iyong kamay. The Lord God Almighty bless you and keep you. The Lord God Almighty will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord God Almighty will turn His face towards you and towards your household at maagapan lahat ang miyembro ng inyong pamilya ngayong Pasko. Yes. Amen and amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Let's go to our Christmas village and enjoy the meal. Woohoo! 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 Great job, Pastor Jun. Kahit na nung matanggap na regalo, masipa rin at kontentong puso. Magkasama ka lang, ayos na Pasko ay. Basta ka